Tatlong bagay na importanteng alalahanin sa pagsisimula ng low carb sa madaling paraan. Gulay, ulam, and fluid and electrolytes. First, gulay. Green leafy vegetables or yung mga dahon are the safest low carb vegetables that you can find. Kahit anong green leafy vegetables, you can take them as much as you want. At para mas makuha nyo yung sustansyang kailangan, pair it with any ulam. So mostly meat. Kung kumakain kayo ng seafood, isda, karne, itlog, chicken, o kung baboy man yan, those are okay. As long as you eat them without carbohydrates tulad ng kanin, patatas, mais, oatmeal, tinapay. Kasi kung tatanungin nyo, ano ba sila? Etong mga pagkain ito, gulay ba? O ulam? Hindi, diba? So as long as hindi sila gulay o hindi sila ulam, try to avoid them, especially when you are still starting. And lastly, pangatlo natin, fluid and electrolytes. Try to drink all the fluids, especially water, with electrolytes. So asin. Yung asin po is sodium chloride. And yun po yung pinaka-importante sa lahat ng electrolytes natin. When you secure your salt intake, mostly hindi na rin kayo magkakaroon ng problema with other electrolytes like potassium, magnesium, calcium, zinc. And generally, kapag kumain kayo ng mga balanced, nutrient-dense foods, especially without carbohydrates, and hindi nyo kailangan kontian yung kinakain nyo. As long as they are all in our safe list, hashtag JGC Rojo food list, hanapin nyo lang po yan, and you can adequately and safely start your low carb journey. Sa mga beginners o yung mga nagsisimula pa lang sa low carb, I know marami kayong tanong kung etong mga bagay na ito ay pasok ba sa low carb or hindi, but you have to always remember na tanungin yung sarili kung eto ba ay gulay, eto ba ay ulam, or fluid and electrolytes. Sample, tinapay, wheat bread, brown bread, high fiber bread, or kung ano-ano mang bread. Tinapay, gulay ba ito? Hindi, di ba? Ulam ba ito? Hindi rin. And most definitely, hindi rin ito fluids or electrolyte. And of course, we have rice. Kahit anong kulay pa yan. Red rice, black rice, brown rice, at yung mga other parang rice alternative but are also considered as grains tulad ng mais. And of course, meron din tayong mga quinoa, couscous, meron ding balsamic rice, at kung ano-ano pang grains. And most generally, hindi sila categorized as gulay, hindi rin sila ulam, and definitely, hindi rin sila fluid and electrolytes. And yung saging po is prutas, kahit pa saba na saging pa yan. And generally, yung mga root crops o yung mga pananim na nasa ilalim ng lupa. So these are potato, patatas, sweet potato o kamote, yung mga ube. Most of them are not low carb. Yung hindi lang siguro masyadong high carb dyan is yung singkamas. But to make it simple, try to avoid them altogether kapag nagsisimula pa lang to make the journey simple. Sa mga prutas, meron namang low carb fruits. But sa ngayon, in our simplification of our food intake, might as well avoid them altogether. But if you wish to really take some fruits, for example, pwede po yung avocado, pwede po yung mga berries. But since they are not also in season, might as well forget them for now. And just focus your food intake on the three basic things when it comes to simplifying low carb, nutrient dense low carb, which is vegetables, kahit anong gulay, kahit anong ulam, and make sure you adequately take in fluid and electrolytes. I hope this video helps, and remember to stay low carb so that we all stay safe.